shall be suspended beginning March 15, 2020. We have enough medical frontliners to operate such facilities. COVID-19 should stop at your doorstep. Sa panahon at pagkakataon, sa bawat paghamon at pagbangon, sa bawat bagay at paglalakbay, ang sambayan ng Pilipino ay mayroong kaagapay. Isa na rito ang BIR o Bureau of Internal Revenue. Ang BIR ay isang ahensya ng pamahalaan na siyang nangangasiwa sa wastong pagbabayad ng buwis patungo sa wastong paglaan at paggamit ng mga pondong nakakalap nito katulad ng sa Peace and Order, Agricultural Sector, For Peace o Pantawid Gutom Program, at marami pang iba. Mga minamahal naming taxpayers, ngayon po ay nasa panahon tayo ng krisis. Ang buong mundo ay naaapektuhan ng COVID-19 virus. Kulang tayo sa ospital, sa gamot, mga pagkain at pera. Ang lahat po ng yan ay malalampasan natin kung tayo ay magsasama-sama at magtutulong-tulong. Sa panahong naaharap ang ating bansa sa krisis, bunsod ng matinding banta ng COVID-19 virus, nakikiisa ang Bureau of Internal Revenue sa masidhi at malawakang pagpapatupad ng Republic Act 11469 na kilala bilang Bayanihan to Heal as One Act. Dahil na rin sa ipinapatupad na Extreme Enhanced Community Quarantine, napagpasyahan ng pamunuan ng BIR na gawing May 30 ang deadline ng pag-file at pag-remit sa halip na April 15, 2020. Magkagayon pa man, hinihikayat pa rin ng ahensya ang ating taxpayers na mag-file at mag-remit ng kani-kanilang tax ng maaga o bago ang ipinatupad na deadline. Sa gitna ng pandemyang ating pinagdadaanan, buwis ang magtatawid sa ating sambayanan. Ang buwis na ibabayad natin ay siya rin ang magdurugtong buhay sa bawat isa. Kami po ay kumakatok sa inyong puso na kung maaari, bayaran na po natin ang ating buwis sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil ang maagang pag-file at pag-remit ng buwis ay magbibigay daan para magkaroon ng gobyerno ng sapat na pera o pondo para sa mga programa at proyekto nito para tuluyang masugpo ang pagkalat ng COVID-19 virus sa bansa. Nauunawaan po namin na meron tayong extension sa pagbabayad ng buwis. Ngunit kailangan na ng gobyerno ng pondo, ang mga sangay po ng BIR, ang mga bangko, at ang mga online payment facilities ay bukas at handang maglingkod sa inyo. Kaugnay nito, maaaring mag-file sa pamamagitan ng dalawang BIR platforms, ang eBIR Forms at EFPS or Electronic Filing and Payment System. Dahil sa Enhanced Community Quarantine, nagbigay ng abiso ang BIR na baliwalain ang penalties at tanging basic tax na lang ang babayaran. Maaaring magbayad sa alinman sa mga sumusunod na authorized agent banks at online payment facilities. GCash, Paymaya, Land Bank, Union Bank, Development Bank of the Philippines. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mga numerong ito. Makakaasa po ang ating minamahal na taxpayers na ang anumang halaga ng buwis na ibinabayad ay magiging napakalaking tulong para malampasan ng buong sambayanan ang kasalukuyang krisis na pinagdaraanan. Nananawagan po kami na kung anuman po ang mga maganda nating gagawin sa ating bansa o mga kabutihan na gagawin sa ating kapwa, gawin na natin ngayon at huwag na nating ipagpaliban pa. Asahan po namin ang inyong pakikiisa sa Bayanihan to Heal as One Act para sa ating bansa. Ngayon ang panahon para tayo'y magtulungan. Magkaisa at sabay-sabay natin itong malalampasan. Maraming buhay ang maililigtas sa mas maagang pagbabayad ng buwis. Ang Bureau of Internal Revenue District Office 38 ay walang humpay na umaagapay sa pagtugon sa hinaharap nating hamon
upang ang lahat ay sama-sama sa inaasam na pagsulong. Maraming salamat po. At mabuhay po tayong lahat.